Oh, ito ah. Magpuputol na tayo ng main bar. So, tapos na tayo sa stirrups. Ang una natin puputulin itong grid line A tsaka grid line B. Oh, ito ah. Magpuputol na tayo ng main bar. So, tapos na tayo sa stirrups. Ang una natin puputulin itong grid line A tsaka grid line B. Ang bubuhusan kasi natin muna itong A, B, tas ganun. Na biga. So, ito muna ang grid line A, along grid line A, tsaka grid line B. So, yung orientation, alam nyo na, yung sinabi ko, ito yung A, B, C. Tapos, dun sa una, 1, 2, 3. Okay, ha? Alam nyo na. So, ito yung cutting list nung ground beam. Itong 10, naputol na natin. So, itong 16 na lang. So, ang gagawin natin para hindi magkalat-kalat, cut and bend and install. Yun ang ibig sabihin nun. Halimbawa, ito, nakat na natin. Ito yung cutting niya, di ba? Bebendahin natin ang ganito itsura. Pag walang bend, ibig sabihin, diretso lang. Halimbawa, itong number 101. 101, may number dito, 101. Ito, 2510, di ba? So, bebendahin natin. So, bebendahin natin siya. May hook siya. Na ang ano niya is, ano yan, 160 plus 40, 200. Yung hook niya. Okay? Pag dulo-dulo, 200. Tapos, ito rin, 104. Makikita nyo, ha? Kaya ito, ha? Pag sinabing ito, 106, 2510, ito, ha? Diba, 101, yung may hook, 101. Ang length niya, 2510. So, ito yung 2510, 101 nakalagay. Yun ang bebendahin yun. Yun ang bakal doon. Tapos, ito ang top bar. Ito yung bottom bar. Paano, ano nun? Ang top bar, ibig sabihin, yung bakal dito. Sa taas. Ito namang bottom bar na to, ibig sabihin, nandito yan. Makikita nyo, alimbawa, nakikita nyo to. Nakalagay dito, tatlo yung sa taas, di ba? Ito kasi tatlo, dalawa at saka isa, tatlo. Pero pagdating niya ng ito kasi support, ha? Ito naman isa midspan, na ibig sabihin nasa gitna. Pag kinat mo to rito, section ka dito, ang makikita mong bakal, tatlo sa taas, tsaka dalawa sa baba. Tama naman, di ba? Dalawa sa baba, tatlo sa taas. Tapos pag nandito ka na sa gitna, pag kinat mo yan, ang makikita mo dun sa taas, dalawa na lang sila. Tapos yung sa baba, tatlo, kasi isa plus two. Yun ang ibig sabihin nito, kaya pinakita yun, ha? Pero ipapakita ko sa inyo yan, pag kinakabit, nakasama nyo ako. Ngayon, pag kinabit natin to, nakikita nyo yung tape na yon, yung ano, yun yung finish niya, kaya bababa lang tayo ng 40 dyan. Nakababa na yan ng 40. Pag kinabit nyo para hindi ano, lalagyan lang natin ng bakal yan, nakaganito. Apengin ako sa ano dyan. Para hindi tayo, ayan, sige tatlong bakal. Para hindi tayo mahirapan magkabit, ganito gagawin nyo. Lalagyan nyo doon sa may poste ng bakal na nakaganon. Andito yung top bar, andito yung bottom bar. Tatali nyo pang samantala. Bakit? Kasi para pag nagkabit kayo ng anilyo, may kabit nyo, di ba? Tapos, ihuhulog nyo na lang. Hindi natin isusuot, kundi nandun na siya. Nagets nyo? Kasi pag isinuot nyo, matagal. So, ang ano, nakaganito siya, tapos ikakabit natin yung anilyo, tapos itatali na natin tong sa taas, di ba? Pag nakakabit na yung anilyo, mamarkahan natin. Ang ito, ang ibig sabihin ito rito, simula sa may konkreto, ah, hindi sa bakal. Ah. Kung sa bakal, simula sa bakal, 9 cm. Tapos, isa. Tapos, limang ang spacing niya, 10 cm. Alam niyo yung 10 cm? Yan. Saan ang 10 cm? Ayan. Tapos, limang 10 cm. Pagkatapos nun, puro ang spacing niya na 200. Yan. So, ibig sabihin, eh, kung ito yung bakal ng poste, kasi maano kayo sa konkreto, hindi pa nakaangat, sukat ka ng 9 kasi 4 cm. Tapos, merong isa doon. Tapos, limang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Tapos, 200, 200 na.
pagsasalubungin niyo yun, dun sa kabila, ganun din susukat ka rin. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 5, tapos 200, 200. Nagets nyo? Ha? Di bali, pagkano na, sasampo lang ko kayo. Basta ganun yung gagawin natin pagkabit, ha? Kung bakit hindi tayo magsusuot. Kasi pag nagsuot tayo, mahirap yun eh. Kaya ang ilalagay natin, nagkapatong na yung top tsaka bottom. May spacer lang siya nito para maitali nyo. Tapos, pag naitali na yung top, i-release, tatali yung bottom. Okay? Okay? O, sige. Ito. Simulan yung katena. Line A muna. O. Metro. Ah, may tanong kayo? Sige. Walang tanong? Sigurado? Alam niyo yung grid line? Alam niyo yung pagsukat, ha? Halimbawa, ito, kinat mo to. 6 meters. Etong 2510, nasaan? 2510, dalawa, ano yan na magkaiba yan, isang 2510 tsaka 2620, ah, ganun na, sige. 2510. 2510, 251. Kasi millimeter yung 2510 eh, tandaan nyo yun ah. 251, yan, sa centimeter, 251 centimeter. Pag millimeter, 2510, di ba? Okay, magulan, ito ang sukat dito, millimeter ha. Pag inalis nyo isang zero, magiging centimeter. Okay? Pag may tanong, ano ha, lalapit ha, pabayaan ko kayo para, lagi ko kayo pinababayaan kasi para yung confidence nyo nandun. At least, madali kasi ng ano, pag kayo yung ano, yung didiskarte ha. O, oh, sige. Ah, na. So, yung 16 by 3,000. O, ipwesto na rin natin. Ito ha, tandaan nyo to ha. Aliga, aliga dito, Renz. Aliga. Ito, titingnan nyo itong ano, nakalagay dito, 800 yung splice ha. Ibig sabihin yung isang dulo, 800. Kaya yung sinasabi ko kanina ron, itong dalawang ito, ito, tsaka yung isang yan, yan. Susukatan nyo ng 800 ha. Yun ang splice length niya. O, tapos dito, merong isang 3,000. O, sige, kunin mo yung 3,000 na isa. Isa lang po ba? Isa lang, di ba? Isa lang? Ah, hindi, dalawa. Dalawang 3,000. O, sige. Opo ka naman, Renz. Ito, Renz, guhita mo na to ng ano. Guhita mo yan ng 800. Yan, yung... Ganyan yung one na yung pang-guhit natin sa'yo? Simula dito. Tsaka ganyan, no? Wag-wag ganyan. Yan. Yan. Dito ka guguhit sa dulo. Yan, tas 800. 800. Ito 80, 80 pala, 80. Ayun, may guhit na yung isa yan. Oh, tapos 80 din. Ayun, wala pa. Guhitan mo yan. So mamaya, titingnan niyo ha, yung pagdugsong doon, pag dinugsong mo, huwag mong idudugsong ng ano ha, ito ibig sabihin yung nakaganon yun doon ha. Tapos idudugsong mo ganyan. Oh, sige, talian mo 'yan.
Yan, nag-start na yung ground beam installation. Progress ng ground beam sa dalawang tao. Yan ay cutting, bending, at saka installation. 2 days, dalawang beam. Yan, yung productivity ng dalawang steel man. Yan yung aming installation ng rebar. Aming bagong steel man. Sinunog tsaka si Kuya Iming. Tsaka yun naman yung dalawa. Ayun naman yung aming karpintero yun. Nakikita nyo yun. Grid line 3A to G. A to 6. Ground beam rebar. So ito yung progress ngayong February 7. So yung framing ng formworks ongoing. Yung installation also ongoing. Yung sa rebars, almost complete na siya. Yung formworks yan. So yun, isa na lang, isang maliit na beam na lang doon. So yan ang progress ngayong February 7. So, lahat ng main beam tapos na. Yung alignment ng column tapos na rin. So, ito na lang yung supplementary beam dito sa may toilet. Ito. Isang maliit na beam. Yung formworks din. Ano na. So, yung para makuha namin yung alignment sa column. Ito, na gano'n kami, tapos naka gano'n din doon. So yan, gano'n din doon. So yung ano na lang, target namin bukas mabuhusan. So hopefully maka lahat kaming lima, magtulong-tulong kami sa formworks. Palagay ko sa hapon makakapagbuhos.